Pagkatapos ng 3 linggo, sana hindi ito harapan. Sana totoo ito. Ako sa aking wedding dress, nakaupo sa harap ng salamin, hinahangaan ang pagiging isang magandang bride at matiyagang naghihintay ng oras upang pumunta at sabihing yes sa lalaki ng aking mga pangarap. Pero ito ang total opposite, hinahangaan ko ang sarili ko ngayon ngunit hindi ko hinahangaan ang uri ng buhay na aking ginagalawan. Hindi ko gusto ang katotohanan na ikakasal ako ngayon sa lalaking hindi ko mahal at hindi ako mahal. Gusto ko si Gabriel dahil sa pagiging malakas, masipag na tao at sa pagiging ama ng baby ko, pero sobrang ayaw ko rin sa kanya. Maliit lang ang kasal namin sa simbahan malapit sa bahay. Iminungkahi namin na lumipat kami bago ang kasal ngunit sinabi ko sa kanya na gusto kong magpakasal sa bahay kung saan ako lumaki. Maaaring lumipat si mommy sa bahay na binili niya para sa amin pagkatapos ng kasal, kapag ako ay nasa kanyang bahay. Alam kong hindi ako pinagmamalaki ni Gabriel. Hindi naman siya proud na tawagin akong wife, show off lang ang ginawa niya noong araw ng award. Kung ipinagmamalaki niya ako, hindi namin gagawin ang kasal na ito sa maliit na paraan. Ang pagpapakasal sa pinakabatang bilyonaryo ay dapat na isang mahusay na pagpapakita at ginawa sa malaking paraan, kahit na hindi ko rin ito gusto. Okay lang naman ako dahil kaya kong ipagpatuloy ang buhay ko sa paraang gusto ko. Ayoko ng atensyon ng media. Gusto ko ng tahimik na buhay, walang drama. Tsaka hindi naman totoo ang meron kami ni Gabriel. Mas maagang magbubunyag ng katotohanan ang pagiging sikat. Sobrang naaawa ako kay Tessa sa uri ng kahihiyan na pinagdaanan niya noong araw ng award night. Sa una, naramdaman kong karapat-dapat siya ngunit pagkaraan ng ilang sandali, alam kong maaari akong maging isang pampublikong figure na tulad niya at anumang maliit na pagkakamali sa aking bahagi ay maaaring magdulot ng kalituhan at kahihiyan, labis akong nakaramdam para sa kanya. Wala akong ideya kung paano naalis ni Gabriel ang lahat ng mga pictures na kuha noong award night, ngunit nagpapasalamat ako para doon. Walang nakakakilala sa akin bilang bride ni Gabriel, maliban sa mga nakausap ko noong araw ng award. Ilang tao lang ang inimbitahan namin at sigurado akong hindi alam ng ama ni Gabriel na araw na ng kasal niya. Aware naman ang mommy niya at umaasa akong darating siya. Halos hindi na siya lumabas ng kwarto niya at nakita ko kung gaano kasakit si Gabriel nang sabihin niyang wala siyang balak na umalis sa bahay ng asawa niya. Habang hinahatid niya ako pauwi, akala ko nakita ko siyang nagpunas ng mabilis na luha sa mukha niya, naramdaman ko sa kanya. Nagpa siya akong tulungan siya sa pamamagitan ng pagbisita sa kanyang ina kinabukasan, at sinusubukang kumbansihin siya ngunit hindi ako nagtagumpay. Siya ay matatag. Nabangga ko si Gabriel sa aking paglabas at lahat ng impyerno ay kumalas. Ininsulto niya siya sa pakikialam niya sa kanyang mga gawain nang sabihin ko sa kanya ang dahilan ng pagbisita. Kinausap ko siya pabalik at niyaya niya akong umalis. Umalis ako. Ilang araw niya akong hindi tinatawagan at akala ko ay ipapatigil na niya ang kasal. Pero eto, nakasuot ako ng white flowing wedding dress na may brown na disenyo sa harap ng damit. Naka-make up ang mukha ko at sobrang ganda ko. Mahahaba at puno ang pilik mata ko, makinis ang pagkakaguhit ng mga kilay ko at ang ganda ng labi ko sa lipstick na inilapat sa akin ni Maui. Sumama kami sa kanya sa pamimili 2 araw na ang nakakaraan upang kunin ang lahat ng mga bagay na kakailanganin namin para sa kasal. Mas excited si Maui kaysa sa akin dahil ikakasal ako sa best friend ng boyfriend niya. Si Maui ang magiging bridesmaid ko habang ang boyfriend niyang si Richard ang magiging best man. Tumabi siya sa akin kahit nagalit siya sa mommy ko sa pagtanggap niyang maging kadate ng daddy niya sa award night. Noong una, naiinis din ako sa inaasal niya. Ikakasal ako kay Gabriel dahil sa kanya at wala akong nakitang dahilan kung bakit dapat niyang tunguhin ang ama ng kaibigan ko dahil bilyonaryo din ito. Naramdaman kong nagbago ang mommy ko sa babaeng kilala ko. Pero nang ipaliwanag niya sa akin ang mga bagay, naiintindihan ko siya. Ayaw intindihin ni Maui at nakuha ko ang kanyang mga dahilan. Ayaw niya ng kapalit ng kanyang ina. Buhay pa rin ang kanyang ina, masigla at buhay. Ninanais pa rin niyang maibalik ang kanyang ina sa bahay, upang muli silang maging isang buong pamilya. Ang akala ko ay mapipigilan na ng isyu ang aming pagkakaibigan ngunit halos hindi na matatapos ni Maui ang isang araw na wala ako.
Pakiramdam ko kailangan kong gumawa ng isang bagay para mapasaya siya. Sinabi ko sa mami ko na huminto sa pagtatrabaho para sa kanyang ama ngunit mahal niya ang trabaho. Wala akong magawa. Bumuntong hininga ako at itinaas pababa ang aking puting transparent na belo na nakakabit sa aking bridal hair. Tumayo ako ng marahan. Naririnig ko na ang boses ni Maui mula sa sala. Walang sasakyan na maghahatid sa akin sa simbahan kaya nagboluntaryo siyang dalhin ang Range Rover ng kanyang ama, para maihatid niya kami ni Mami sa simbahan kung saan naghihintay na sa akin ang groom ko. Ngayong narito na siya, oras na para pumunta at maging unwanted bride ng bilyonaryo. Tapos na, may wife na ako pero wife lang siya sa papel. Wedding night namin pero hindi ito kakaiba tulad ng wedding night ng ibang tao. Sa kasamaang palad para sa akin, ako ay talagang nakakaramdam ng horny at gusto kong makipagtalik sa isang babae, ngunit tiyak na hindi ang babaeng sinabihan ko ng yes sa simbahan. Hindi ko siya asawa sa katotohanan at ang pakikipagtalik sa kanya ay magpapalubha lamang ng mga isyu at mahihirapang tapusin ang aming kontrata sa loob ng 5 taon. Unti-unting umuusli ngayon ang bukol niya at inaabangan ko ang pagdating ng sanggol. Hindi ko talaga alam kung bakit kailangan kong sumama sa ganitong araw na wala akong balak na makisalo kay Diana. Asawa ko siya pero hindi ako makakatulog sa iisang kama niya. Kailangan ko pa siyang turuan ng leksyon at si Evelyn. Ayokong maramdaman niyang kasal siya sa akin dahil gusto ko. Ayokong sandutin ang ilong niya sa alinman sa aking mga gawain tulad ng ginawa niya noong isang araw kasama ang aking ina. Pakiramdam ko ay kailangan ko siyang salubungin sa kanyang silid para ispel muli ang mga patakaran ng aming mga kontrata para hindi siya masyadong makaramdam ng karapatan. Alam kong ayaw niya rin ng ganito pero wala akong pakialam. Nang makita ko siya sa simbahan, ang mga kamay sa pagitan ng kaliwang braso ni Mr. Adams, na inakay siya sa mga pasilyo, naaawa ako sa kanya. Naaalala ko na may sinabi siya tungkol sa walang ama kaya ginagawa niya ang kasal na ito para hindi maging katulad niya ang kanyang anak. Iniisip ko kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Wala ba siyang silbi tulad ng daddy ko o patay na siya? Hindi ako dapat makaramdam ng kahit anong emosyon para sa kanya, pero okay lang naman siguro ang awa sa kanya since mommy siya ng baby ko. Nang makarating na siya sa podium kung saan ako nakatayo habang nakahawak ang mga kamay ko sa isa't isa sa harapan ko, halos mapasinghap ako nang makita ko ang magandang mukha niya. Nagkatitigan kami, walang ngiti, parang estranghero. Estranghero talaga kami, ikakasal sa isa't isa. Wala akong alam sa kanya at alam kong wala rin siyang alam tungkol sa akin. Kami ay ganap na mga estranghero, tying the knot dahil sa ilang mga kadahilanan na makakatulong sa aming kalamangan. Ang mga saksi ay ang aking ina lamang sa kanyang wheelchair, si Evelyn, si Richard, ang aking matalik na kaibigan, si Maui, at ang kanyang ama, pati na rin ang pastor. Nang ipakilala ko si Evelyn sa aking ina bilang mommy ng bride, niyakap ng mommy ko ang katawan ni Evelyn sa kanya. Umiti siya kay Evelyn at nagpasalamat. Umiling ako. Ang mabait na puso ni mommy ay laging naglalagay sa kanya sa problema. Sana alam niya ang tipo ng babae ni Evelyn. Pagkatapos ng kasal sa simbahan, gumawa kami ng isang small reception sa pagtanggap sa ere at ginugol ko ang halos lahat ng oras sa aking ina. Sinusubukan muli upang makita kung maaari kong kumbansihin siya na sumama sa akin. Gusto niyang isayaw ko si Diana pero hindi ako interesado. Ngayong nakauwi na kami at naihatid ko na si Diana sa kwarto niya, hindi ako mapakali. Marami akong nasa isip, I am supposed to go on a vacation in the form of a honeymoon pero hindi pwede. Marami akong kailangang gawin, nakakuha ako ng mga bagong kliyente at ayaw kong mabigo sila. Isa pa, hindi ako makakasama ni Diana sa honeymoon. Ni hindi kami komportable sa isa't isa. Anytime she try to start a conversation with me, I always ignore her and now hindi na niya ako kinakausap maliban na lang kung kinakailangan, at yan ang gusto ko. Napagdesisyonan kong tawagan si Richard. Kinuha ko ang phone ko sa kama. Nakaupo ako doon, nag-iisip kung ano ang gagawin ngayong gabi para mawala ang aking pagkabalisa. Nakasuot pa rin ako ng wedding suit, pagkatapos ng ilang minutong pag-upo sa malaking kama. May balak akong maligo pagkatapos ng tawag kay Richard, at umaasa akong magiging available siya ngayong gabi para makalabas kami.
Pinakabagong groom sa bayan, ang boses niya ang nagpatalsik sa akin sa aking pag-iisip. Tumahimik ka, sumigaw ako, nahihiya kapag walang tao. Nahihiya lang akong matawag na groom, siguro dahil hindi ko akalain na magiging groom ako ng ganito kaaga. Tumatawa siya. It's your wedding night, bakit mo ako tinatawag sa ganitong oras ng araw na dapat ay? Manahimik ka, Richard, sigaw ko. Si Richard minsan nakaka-chatterbox at nakakainis. Muli siyang tumawa ng mahina. Where the hell are you? With my babe. Sagot niya at inikot ko ang aking mga mata. Ang dami kong naisip. Hindi ako makapaniwalang seryoso na si Richard kay Maui. Please gusto kong lumabas tayo, mahinang sabi ko. Umaasa ako na sasabihin niya oo. Sana bitawan siya ni Maui. Lumabas. Sa araw na ganito, bakit ka sumisigaw? I'm fucking horny, kailangan ko ng babae. Nandyan si Diana, hindi ba, bulong niya. Kitang-kita ko ang saya sa boses niya. Tinutuya niya ako. Richard, pakiusap, wala akong lakas para makipagtalo sa iyo ngayong gabi, are you in or not? Kaya kong magdesisyon na mag-isa, alam mo ba? Sigaw ko sa pagkainip. Siya ay tahimik. Gabriel, are you in? Nagiging iritado na ako. Alam kong gusto niyang simulan ang pagtuturo sa akin tungkol sa pagiging mabuting asawa sa matalik na kaibigan ng kanyang kasintahan, at hindi ako interesado. Gusto ko lang makasama ang taong malaya kong makakausap at bukod sa mami ko, siya ang susunod sa pila. Bakit gusto mong pumunta sa isang party sa ganitong araw? Tanong niya sa akin. Tanong ko sa sarili ko sa parehong tanong, because I want to get laid, walang iya kong pag-amin. Humagalpak ng tawa si Richard at galit kong pinatay ang tawag. Sa opisina ni Damien, hindi ko kailanman naisip sa aking pinakamabangis na panaginip na ang buhay ay magiging ganito kalungkot at panlulungo para sa akin. Pakiramdam ko ay talagang loser ako minsan, palagi akong nagagalak sa kasiyahang maging panalo sa halos lahat ng aking ginagawa, ngunit tinatanggap ko ang pagtanggi at kabiguan sa mahirap na paraan. Pinipigilan ko ang aking sarili sa anumang kabiguan na aking makuha. Alam nito ni Gabriel tungkol sa akin. Ako ang palaging may grade A sa mid-school ngunit noong taon na kinuha ni Gabriel ang grade A, muntik na akong tumigil sa pakikipagkaibigan sa kanya. Pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako. Naramdaman kong kusa niyang kinuha ang posisyon sa akin. Pakiramdam ko ginawa niya iyon para magalit sa akin. Ang sabi ng mami ko, nagiging isip bata lang ako at tinanggap ko ito pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mula noong gabi ng award, halos lahat ng araw ko ay nasa loob ng bahay. I am not ready to give up, I won't rest until I see Gabriel down. Bumubuo ako ng mga bagong plano para makamit ang aking mga layunin at nagsisimula ng bumagsak ang aking kumpiyansa sa bilis na ito. Umaasa lang ako na hindi ito magiging masama sa naging resulta ng award saga sa kabila ng aking kumpiyansa. Masyado ba akong nagtitiwala sa aking mga plano? Tinatanong ko ang aking sarili, iniisip kong iyon ba ang resulta ng aking kabiguan. Hindi pumunta si Gabriel sa party kasama si Tessa at sapat na iyon para umatras ang ama ni Tessa sa pagtulong kay Gabriel. Huli na ba para mag-withdraw si Mr. Rodriguez o may alternatibong plano si Gabriel? Sinisisi ko pa rin ang aking ama sa nangyari at simula noon ay hindi ko na siya dinadalaw. Naiinis pa rin ako sa kanya dahil pinaharap niya ako sa ganoong kahihiyan. Kung alam ko lang na magiging ganito, hindi na sana ako nanggaling sa California. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa aking ama ngunit hindi niya ito nakikita. Ginagawa ko ito para sa kanya dahil ayokong mapunta sa walang kabuluhan ng pagkamatay ni Mami pero mukhang hindi na interesado si Daddy ngayong nasa larawan si Katharina. Wala akong pakialam kung asawa niya siya o hindi, maghihiganti ako sa pagkamatay ng Mami ko. Boss, tawag sa akin ni Donovan, napaangat ako ng ulo. Nakaupo ako sa isang armchair na nakatalikod sa mesa at ang aking mga kamay ay nasa gilid ng magkahiwalay ang aking mga paa. Nakatingin sa kalawakan at nag-iisip. Yes, sinagot ko. They got married last week, boss. Pagpapaalam niya sa akin, nakatayong patayo. Nakalimutan ko na pinadala ko siya sa isang utos. Nabalitaan ko ang kasal ni Gabriel at nagulat ako na walang nakakaalam nito. I am expecting a big glamorous wedding pero wala siyang ginawang ganyan at nagtataka ako kung bakit.
May itinatago ba siya? Sinusubukan ba niyang protektahan si Diana mula sa akin? Napangiti ako sa isiping kasama si Diana, katulad ng ginawa ko kay Tessa. Dumating si Tessa sa akin noong isang linggo ngunit tinanggihan ko ang kanyang pagpasok. Tapos na ako sa kanya. Nagustuhan ko siya pero hindi na. At saka, hindi ako interesadong marinig ang tungkol sa kung gaano siya nasaktan at kung gaano ako kasama na isang tao dahil ginamit ko siya. Nakuha niya ang nararapat para sa pagiging masyadong cheap. Tinawagan niya ako 2 araw na ang nakakaraan gamit ang kakaibang numero at sinagot ko ang tawag dahil sa pag-usisa dahil umaasa ako na tatawagan ako ni Gabriel pero hindi pala. Nagsimula siyang mag-rant sa telepono at i-disconnect ako na sana ang tawag nang may sinabi siya tungkol sa isang kamera. Ipinakita ni Gabriel sa kanyang ama ang kamera. I disconnected the call and thought of the reason kung bakit niya ipinakita sa ama ni Tessa ang kamera. Naalala kong may sinabi si Esther tungkol sa hindi pagkagusto ni Gabriel kay Tessa at napag-isipan kong gamitin niya ang regalo ko sa kanyang advantage sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng kamera ng kusa upang hindi nila siya pilitin na pakasalan siya gaya ng plano. Ibig sabihin mas pinipili niya si Diana kaysa sa kanya. Sabi ko sa loob-loob. Kasal na sila, sagot ng subconscious ko. Sinasagot nito ang tanong ko. He has chosen Diana over Tessa already but I haven't figured one thing out. Hindi ko maisip kung bakit si Diana ang pinili niya, hindi naman siya ang tipo niyang babae at pakiramdam ko ay may something fishy sa biglaang tahimik na kasal. In love ba siya sa kanya? Binibigkas ko ang aking mga iniisip. Kasama si Diana. Tanong sa akin ni Donovan. Dito ko napagtanto na malakas ako para marinig niya. Palagi akong tinutulungan ni Donovan sa anumang tulong na kailangan ko ngunit hindi ko pa siya pinaupo para hingin ang kanyang opinyon sa kung anuman ang gusto kong gawin at wala akong balak na simulan iyon ngayon. Laking gulat ko nang nagkomento siya sa mga iniisip ko. Pakiramdam ko ito na ang oras na pinakakailangan ko si Esther. Hindi ko pa siya iniimbitahan mula noong huling pagkakataon. Wala rin siyang dalang impormasyon at parang gusto ko siyang makita agad para matanong ko siya at sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman niya, at ang lahat ng napagmamasdan niya tungkol sa kanya nitong nakaraan, few days since the award night at simula ng ikasal siya. Piti ko sa sarili ko. Kahit na si Esther ay nag-aatubili na maglabas ng anumang impormasyon tungkol kay Gabriel sa akin, gagawin ko siyang ibuhos ng walang anumang pamimilit. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanya ng mas maraming pera kaysa sa naisip niyang ibibigay ko sa kanya. Muli akong ngumisi sa kasiyahan, nakasandal ang aking mga kamay sa aking tuhod. Donovan, tawag ko. Yes boss, umusad siya para marinig ang mga utos ko. Kailangan ko si Esther, pumunta ka at dalhin mo siya sa akin ngayon. Matigas kong order. Pagkatapos ng 3 buwan, ito ang gusto ko pero hindi ko pa nakukuha ang mga gusto ko. 3 buwan na ang nakalipas mula ng ikasal sina Diana at Gabriel at mayroon na akong sariling bahay pero hindi ko man lang may pagmalaki sa aking mga kaibigan na ang aking anak ay asawa ng pinakabatang pinakamayamang tao sa New York at ang paparating na bilyonaryo sa Amerika, sabi ni Evelyn sa sarili niya. Ayaw ni Gabriel na may makaalam, hindi ko alam na magiging ganito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ako nagpumilit na magpakasal si Diana kay Gabriel. Gusto kong patunayan ang isang punto sa lahat ng aking mga kaibigan na mas mababa ang tingin sa akin, at ipagmamalaki ang kanilang kayamanan sa harap ko para lang masama ang loob ko. Pero pinipigilan ako ni Gabriel. Alam kong itatapon niya ako kung gagawin ko ang mga bagay sa aking paraan, wala akong magagawa ngayon kundi ang sumuko sa kanyang kagustuhan, hanggang sa magkaroon ako ng mas magandang paraan para lapitan ang buong nakatagong kasal ng isang bagay. Sobrang miss ko na si Diana. Isang beses ko lang siya binisita pagkatapos ng kasal at patuloy siyang umiiyak nang sabihin kong aalis na ako. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako madalas bumisita tulad ng nararapat. Gusto kong masanay siya sa kawalan ko. Gusto kong maging independent siya. Gusto kong magsimula siyang magdesisyon ng mag-isa, nang wala akong panghihimasok at impluensya. Pero hindi ako tumitigil sa pagtawag sa kanya tuwing gabi pagkatapos ng trabaho. Walang katapusang pag-uusap namin sa telepono at pati na rin tungkol sa kanyang pag-aaral online, natutuwa akong lahat ng aking mga pangarap ay natupad na ngayon, kasama si Gabriel sa aming buhay.
Sana lang ay totoo ang ngiti na lagi kong nakikita sa boses ni Diana at ang kaligayahang bumabalot sa kanya sa huling pagkikita namin ay totoo at hindi tulad ng pekeng kasal nila. Wish ko lang na totoo ang lahat at proud si Gabriel na ipakita sa mundo ang anak ko. Masama ang pakiramdam ko ngayon sa lahat. Akala ko magiging maayos ang lahat gaya ng pinlano ko. Ngunit ang katotohanan ay nanlilisik sa akin ngayon at ako ay gumagawa ng isang note sa isip upang tanungin si Diana ngayong gabi kung siya ay talagang masaya. Ano ang gagawin mo kung hindi siya? Tanong ng subconscious ko. Wala akong gagawin ngayon kundi ang patuloy na mag-udyok sa kanya na gawin ang pinakamahusay sa kasal, paligayahin ang sarili, at paghandaan ang pagdating ng sanggol. Dapat siyang maging matyaga at sa mga susunod na taon, makakalayo na siya sa tanikala ni Gabriel at dapat ay naabot na namin ang lahat ng aming mga layunin noon. Kapag siya ay free at divorced, maaari siyang magsimulang makipag-date muli. At dito na po, nagtatapos ang part 22 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Zenaida Porter of Australia, Vionne Kasagde of Kuwait, Jean Zinu of Riyadh, Saudi Arabia, Marian Sushon of California, Leonora Laban, Juliet Kaday, Jennifer Bilo, Nenita Osada of Japan, Joni Marquez, Gloria Abihiro of Dublin, Ireland, Sarsi Mamalangkay of Kuwait, Norma Panzo of Philippines, Sympathies Care, Rona Villalos, Rin Yu Tu, Ruth Barlaan of Hong Kong, Estela Granados, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Naranjo Luz of Hong Kong, Soledad Talaga of Hong Kong, Cheryl Pastor, Fedoson of Florida, USA, Sad Sponge Course, Rosalina Vera, Delia Obero of Davao City, Blesolada Abutria, Maria Felisa Petron, Charito Flores, Marizel Varona, Rosalie Sison and husband Edgardo Sison of Angeles, Pampanga, Luisita de la Cruz of Saudi Arabia at sa mga anak niya na sina Marian and Mark de la Cruz of San Francisco Lopez Quezon, Alma Shaanu Padsuyan of Hong Kong, Coco Alpos, Karna Baduli, Nora Abdul Qadir of Bahrain, Hilda Brina, Lee Roque, Elena I. Coveti, Femalig Onlina of Philippines, Maria Luz Bahandi Dres, Karen May Plato of Hong Kong, Neri Uy of Hong Kong, Josephine Bautista, Irene Philip of Benguet, Roner Ambrosio, Josephine Noblesa of Hong Kong, Teresa Villanueva of Canada, Amy Sexton of Virginia Beach, USA, Teodosia Alvin Buena of America, Princess Nor, Malin De Lara, Crescentia Webb, Esther Estebilo, Romerlin Dapitan, Star Baclas, Blessy Abetria, Tapino Maris, Maria Elena Omon, Mother Love of Hong Kong, Lorna Cordova, Montezo Lorna, Enday Lebra of Athens, Greece, Lea Miro of Taif, Saudi Arabia, Rhonda Carion, Rowena Thomas of Chicago, Illinois, Pinky Hayagan of United Arab Emirates, Jennifer Mauricio, Luz Tumamao of Ilocos Norte, Philippines, Flor Balbuena, Nitz Reyes, Madeline Gatan, Cecil Corrales of Caloocan East, Cedric Macabinlar Volmoria, Nelly Gallo, Annabella Pathy, Lolo, Sweet Roses of Hong Kong, Pretty Jen, Judith Buteya of Abu Dhabi UAE at sa family niya sa Rojas Capiz, Arlene Davao of Macau, Zara Santiago, Keith Wenceslao, Wilma Estrada of United Arab Emirates. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.